Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Isa ng Negros. Naalala ko ang mga sabi ni Lola sa amin noon. Uy, Inday, huwag masyadong magpapalayo. May mga aswang. Hindi naman sa tinatakot kami ni Lola. Totoo sila. May naging karanasan ako pagdating sa mga aswang. Lalo na doon sa probinsya namin sa Negros. Preskang preska pa sa utak ko ang nangyari noong gabing iyon. Isang gabi, sabi ng kapatid kong lalaki at babae, "Day, madiskota karon bala sa Piak Barrio. Pati ko, damo ang makatuto karon mga kabaryo ta." Sa Tagalog, "Day, magdisko tayo mamaya sa kabilang baryo. Ang dinig ko, marami ang pupunta doon na kabaryo natin." Sagot ko, "Aba, masaya to. Sige, magbibihis lang ako." Nagbihis ako. At ganun din ang mga kapatid ko. Nagtatago lang kami kay Lola nang dahil siguradong papagalitan niya na naman kami kapag malaman niyang lumabas kami ng gabi. Hiningi naman namin ang pahintulot ni nanay at tatay. Okay lang din naman sa kanila. Sadyang si Lola lang talagang grabe ka-istrikta. Kaya noong papaalis na kami, sabi ko, "La, nay, tay, punta muna kami kina Atoy. Manonood sa Betamax." Sabi ni Lola, "Damugid ka mo biga-biga ang agabi na magwapa. Linte." Sa Tagalog ay, "Parami talaga kayong nalalaman. Gabi na, lalabas pa." Tumawa lang kami ng mga kapatid ko at nagsimula kaming maglakad papunta kina Atoy, kaibigan din namin. Noong nakarating kami doon, nandun na naghihintay sina Atoy at ang ilan din sa mga kabaryo namin. At nagsimula kami maglakad. Tawanan, biruan, at talagang ang saya-saya namin noong papunta kami sa kabilang baryo. Ngunit sabi nga nila, sa kabila ng masayang sandali, mayroong kaakibat na kalungkutan. Abang tinahak namin ang masukal na bahagi ng lugar namin papunta sa kabilang baryo, sabi ni Atoy, "Baka may aswang dito. Siguro tatakbo talaga tayo pabalik." Sagot naman ang kuya ko, "Huwag kang magbiro, Toy. Baka maging totoo at ikaw ang unang lalapain." Yun, tawanan ulit kami hanggang sa medyo malapit na kami sa kabilang baryo. At noong nakarating kami doon, napansin naming nakapatay ang sound system. Yung mga tao ay nasa labas ng basketball court at walang sumasayaw sa loob. Nagtanong-tanong kami kung ano ang nangyayari. Sagot ng isang lalaki, "May nagkagulo kasi, mga lasing. Sana matuloy pa to. Ang aga pa naman." Sabi ng isang lalaki, hanggang sa nagsalita ang announcer na isang opisyal sa baryo na yon. Ang sabi niya, "Liyog lang ko da. Kung may magsisimula ng gulo, siya ang magbabayad ng sound system. Ayos ba? Oh, music." Yun, sayawan at ang saya-saya ng baryo noong gabing yon. Marami ang nagdisko na mula pa sa iba't ibang baryo. Ganun kasi sa probinsya. Dumadayo talaga ang mga tao kung saan may disko-disko. Lumipas ang 3 oras. Mag-aalas 11 na noong gabing yon. Nagsimula ulit ang gulo sa loob ng diskuan. Kaya dali-dali kaming lumabas doon hanggang sa ipahinto ang disko. At yun, wala kaming nagawa kundi umuwi. Noong papauwi kami, tinatahak ang gubat. Medyo tahimik kaming lahat kasi medyo pagod na at puyat sa kakasayaw namin. Naunang naglakad si Atoy.
at yung kuya ko naman ay nasa likuran namin yung mga babae. Habang naglalakad kami, napahinto si Atoy at nang sabing, "Parang iba yata ang nararamdaman ko ngayon ha." Sagot naman ng kuya ko, "Huwag mo kaming pinagluloloko dyan, Atoy. Magpatuloy ka na." Sagot ni Atoy, "Hindi tol. Totoo ang sinasabi ko. Tignan niyo ang mataas na damo. Gumagalaw." Tinitigan namin ang mga nagtataas ang damo na tinuturo ni Atoy. Huminto kami at tinitigan iyon ng mabuti. Gumagalaw nga. Pero kadalasan ang nagpapagalaw ng damo doon sa amin ay mga kambing na paikot-ikot lang sa gubat. Kaya nilapitan iyon ni kuya at nagsabing, "Kambing lang yan, tignan mo." Hindi pa nakakalapit ng lubusan si kuya, may lumabas sa damuhan. Isang babaeng parang may matinding galit sa amin. Galit na galit ito. Nanlilisik ang mga mata at parang lalapain niya kami. Takbuhan kami pabalik sa baryo na diniskuha namin. Mabilis din nawala ang babae. At noong nakasalubong namin ang ilan sa mga taga-baryo din namin, sinabi namin sa kanilang nasaksihan namin. Sagot ng isang tatay, "Wala tayong magagawa. Dito na rin naman tayo dadaan. Kaya tara, marami tayo ngayon." May mga sukbit pang punyal noon ang ilan sa mga kabaryo naming kalalakihan na handang gamitin kung sakaling aatake ulit ang aswang. Sa paglalakad namin, nakaramdam ulit kami ng mga pagkalas sa paligid. Sobrang pangit ng gabing yon. Talagang may kakaibang mangyayari na hindi maganda para sa amin. Ramdam na ramdam talaga namin. Hanggang sa napahinto ang isa sa amin at nagsabing, "Nasa taas ng puno." Tumingin kaming lahat sa punong iyon. Mapapamura ka na lang talaga. Sobrang laki niya. Sobrang laki ng taong iyon. Nakatingin sa amin at ang itim niya. At lalaki iyon. Kaya napaisip kami na dalawang gumagambala sa amin. Takbuhan na naman kami. At noong tumatakbo kami, lumingon ako kasi hindi ko nakikita si Atoy sa gilid ko at sa harapan ko. Hanggang sa nakita ko talagang nilalapan na si Atoy ng aswang. Dinudumog na pala ito. Sumigaw ako, lumingon ang lahat at binalikan ng mga kalalakihan si Atoy. Bago pa makarating doon ang mga kalalakihan kay Atoy ay mabilis na tumakbo ang aswang. Dali-dali nilang binuhat si Atoy at tumakbo silang lahat. Habang tumatakbo sila, nakikita ko na tumatagas ang dugo sa mga kalmot na natamo ni Atoy. Sa pagdating namin sa bahay nila Atoy, nagre-reklamo itong Makati daw ang mga kinalmot na aswang. Umiiyak na ito. Hindi kami makapaniwala sa nangyari sa amin noong gabing yon. Kanina lang eh sobrang saya namin. Pero biglang nagbago ang lahat. Mabuti na lang at hindi napuruan si Atoy noong gabing yon. Pinuntahan kami ni Lola sa bahay nila Atoy. Pinaghahampas niya kaming magkakapatid ng bakya. Sobrang sakit nun. Sabi ni Lola, "Kung hindi lang sana kayo lumabas, hindi nangyari ito sa inyo. Ikaw Atoy, bakit sa dinami-dami nyo ikaw lang ang inatake?" Naalala namin na si Atoy ang unang nagbiro patungkol sa aswang. Kaya sabi ni Lola, "Baka binantaan mo Atoy at pinaringgan. Matatandaan ka talaga ng mga aswang. Kapag narinig ka nila, tignan mo ang nangyari sa'yo. Kayong tatlo, umuwi na kayo." Doon namin napagtanto na hindi talaga basta-bastang tumatanggap ng biro ang mga aswang. Kaya hanggat maaari, respetuhin sila at huwag gagambalain. Kasi mas malala pa ang
kahihinatnan kapag sila ang umatake. Kinaumagahan, pumunta si Atoy sa bahay. Mabilis kumalat ang balita. At sabi niya, sobrang bangis daw ng pagkakaatake sa kanya. Mabuti na lang daw na sa kamay at braso lang siya natamaan at hindi sa katawan. Lalaki daw ang aswang. At yung babae ay hindi namin nakita. Doon pa mas naging alerto ang baryo namin. Kasi si Atoy ang kauna-unang napagtripan ng aswang. Pero sa totoo lang, grabe kasi minsan si Atoy magsalita. Daig pang babae. Kaya bagay sa iyo yan, Atoy. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Hanggang sa susunod, Isa ng Negros. Mag-ingat po kayo palaging lahat sapagkat nandyan lang sila sa paligid.